Magandang umaga, hapon, o gabi. Hindi na mahalaga kung anong oras ngayon. Ito ang tamang oras upang ikaw ay tumanggap ng pagpapala ng salita ng Diyos. Nawa ay tumimo ang mga salitang ito sa iyong puso. Ito ang LCC Devotional Series. Mga kaibigan at kapamilya kay Kristo, muli ako po'y nagagalak na ibahagi sa inyo ang ating pong Don't Watch Exhortation, ang banal na salita ng Diyos para sa buwan ng Nobyembre. Ako po'y tuwang-tuwa sa ating nakaraan na Discipleship Conference, Annual Discipleship Conference dito sa Kuwait. Tayo po muli ay na-encourage, na-revive para tayo po ay maging masigasig sa pagdidisipulo ng ating pong mga kapatiran. At yung pong ating napakaganda at napakasaya na Mission Festival, you know, na katatapos lamang po noong Sabado. Maraming salamat sa inyong lahat na tumulong, nagtrabaho, nag-donate. Mabuhay po ang Panginoon sa inyong mga buhay at mabuhay kayong lahat. You know? At ngayon po ay ating pong Dawn Watch Prayer, session number 3, day 3. Narinig po natin ang pagtuturo ni Sister Grace, itinuro niya po sa atin ang parable ng sower, ng seed at saka po ng good soil, ano? Natutunan po natin ito at na-encourage po tayo. At narinig din po natin si Pastor Aris, ano? Tinuro niya po sa day 2 yung the enemy of the good seed, the parable of the wheat and the weeds. At ngayon naman po ay tuturo ko sa inyo, the harvest is plentiful, ano? Napakalawak, napakarami po ng aaniin sa bukirin ng ating Panginoon. At matatagpuan po natin ang aking pong ibabaagi na exhortation sa banal na kasulatan sa Gospel of Matthew, chapter 9, 35 to 38. Ano? Mateo, kabanatang siyam at talatang 35 hanggang 38. Matthew 9, 35. At nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at pinapangaral ang ebanghelyo ng kaarian at pinapagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. No? I love Jesus. No, mahal na mahal ko po ang ating Panginoong Jesus at gustong gusto dahil po sa napakalawak ng kanyang puso. Siya po'y nangangaral ng salita ng Diyos at umiikot, nililibot ang mga karatig bayan sa kanyang bayan noong panahon na yon. Pinapangaral ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. Nagmi-ministeryo sa mga tao, pinapagaling ang mga may karamdaman, ang mga may sakit. Napakalawak, napakalaki po ng puso ng ating Panginoon. Tunay nga na siya ay isang dakilang pastol. At sa ating pong pagpapatuloy, ano? Verse 36, datapuat, ano? Nang makita niya ang mga karamihan, ang maraming tao, ay naabag siya sa kanila sapagkat pawang nangangaapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Nakita po natin yung compassionate heart ng ating Panginoon, maabaging puso. Nakita niya ang maraming tao, ano, at siya po'y nabagabag dahil sila po ay naaapis, sila po'y nangangalat na parabagang mga tupa na walang pastor. At ano po ang kanyang action dito? Ano ang kasagutan? Verse 37. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanilang mga alagad, katotohanan, ang aaningin ay marami. Datapuat kakaunti ang manggagawa. So, sinabihan po niya ang kanyang mga alagad na the harvest is plentiful. Napakarami ang aaningin. But the laborers are few. Kokonti ang mga manggagawa. So, anong dapat gawin kung kokonti ang manggagawa? At napakaraming aaningin. Sa verse 38, ito po ang kasagutan. Sabi niya, idalangin nga ninyo sa Panginoon ang aaniin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanilang aaniin. Ipanalangin po natin ang salita ng Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na salita. Pagpalain mo ang iyong banal na salita. Basbasan mo po ako ng iyong banal na spirito. Basbasan mo ang iyong mga anak. Maintindihan nila ang iyong banal na salita. Buksan mo ang aming mga mata at makita ang napakalawak na aaniin at ang mga kokonting manggagawa upang sa gayon ipanalangin namin Panginoon sa Diyos o nang aaniin ang mga manggagawa na mag-aani. Salamat po Panginoon sa iyong basbas, salamat po sa iyong anointing sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong tatlong susi para atin pong aniin ang napakaraming
aaniin so that we will reap a great harvest of souls. Ano? Una po sa lahat, ang pangitain na makita po natin na ang bukirin ay aaniin na ang maraming tao sa ating kapaligiran. At maintindihan po natin na ang mga tao sa ating kapaligiran ay napakaraming pangangailangan. Sa panahon po ni Jesus, sila po ay distressed, ano? Sila po ay confused, sila po ay nangangalat. Sa ating panahon, di po ba ang mga tao napakaraming problema, ano? Sa ating pong panahon, ano? Nandiyan na po ang iba't ibang mga disaster, nandiyan na po ang iba't ibang mga karamdaman, ang iba't ibang pangangailangan financial, ano, sakit, at kung ano-ano pa po, ano? Talagang ang mga tao ay talagang maraming problema ang kinakaarap. At ito po ang pagkakataon natin para ibaagi ang mabuting balita, magtanim, no? Narinig natin kay Sister Grace, magdilig, no? I-follow up sila, ipanalangin sila, i-cultivate yung seed na ating itinanim. At ang Diyos ang magpapatubo ng binhi. Pero sa ngayon po, panahon ng pag-ani, sabi po ng ating Panginoon, buksan ang inyong mga mata upang makita ninyo na aaniin na ang bukirin. Sa John chapter 4, ang sabi po niya, sinasabi ninyo na apat na buwan pa at darating na ang anian. Pero ang sinasabi ko sa inyo, ito na ang panahon. At alam po natin, sinyer ng ating Panginoon ang gospel doon sa Samaritan woman. So yung Samaritan woman, kumilala kay Kristo, tumanggap, no? Siya naman ay nag-share sa kanyang mga kababayan. At sila'y nakakilala. Tunay nga, isang bayan ng mga Samaritan ang inani ng ating Panginoon. Ano? Dahil sa isang babae lamang na kanyang ministeryoan. So, sa ating pong panahon, minsan isang tao lamang ang ating pong sishare ng gospel at yun ang magbubukas ng pinto sa atin para makapagsimula tayo ng Alpha Course, makapagsimula tayo ng connection group or life group, ano? Para dumami yung ating aaniin, ano? Isa lamang ating iimbitaan at magsasama siya ng kanyang mga kaibigan. Truly, we need to have a vision to the great harvest. Kailangan tayong magkaroon ng pangitain sa malawak marami na aaniin. Yun po ang unang susi. Pangalawang susi, sabi po dito, kokonti ang mga manggagawa. So, kailangan po nating mag-raise, ano? Mag-disciple, mag-equip ng mga manggagawa. I-prepare po natin. Ikaw ba'y nagdi-disipulo? Kung hindi ka nagdi-disipulo, talagang kokonti ng kokonti ang mga manggagawa. Ikaw ba'y nagti-train ng mga future leaders, magiging mga manggagawa sa inaarap? Inaanda mo ba ang kanilang mga spiritual na buhay? Tinuturuan mo ba sila ng banal na kasulatan? Ini-encourage mo ba sila na sila ay dumaan sa mga training na ino-offer ng ating iglesia? Ikaw ba ay isang mentor, isang discipler, o isang guro na nagtuturo? Sana i-prepare po natin ang mga manggagawa, ang mga miyembro sa ating mga alpha, ang mga miyembro sa ating mga life group. Sana makita natin yung potential na someday sila ang magiging leader ng ating Panginoon, lingkod ng ating Panginoon na maglilid sa kanyang iglesia. Maglilid kagaya mo na naglilid ngayon. And then, pangatlo po, nasusi. Sabi po dito, ipanalangin. You know? Pray to the Lord of the Harvest. Sino po ba ang Lord of the Harvest? Sino ba ang Panginoon ng anian? Walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Bakit? Kasi ang Banal na Espiritu, siya po yung nagko-convict sa puso ng tao. Nag-prepare basically. The Holy Spirit came to convict us from righteousness, ano? From truth, righteousness, ano? And judgment. Kinoconvict niya po ang tao. Right? So, siya po ang nagpiprepare sa puso ng tao. Siya po ang nag-aanda. So, we need to pray to the Lord of the Harvest to send forth laborers in the field. Panalangin po natin sa Panginoon ng ang anian na magpadala siya ng manggagawa. At alam po natin na siya'y magpapadala kapag tayo nanalangin. Alam po natin na siya po ay magre-raise kapag ating pong pinanalangin. Siya po ay magbibigay. Kasi kagustuhan po niya na maligtas ang mga tao. Kagustuhan po niya na aniin natin ang maraming tao. LCC, I encourage you. Ni-encourage ko po kayo na ito ang panahon ng ating pong anian. Ito po ang panahon ng harvest sa bawat isa sa atin. Sa ating buong iglesia. Sa lahat ng ating mga kongregasyon. Kaya po, gawin po natin ang tatlong ito. Idalangin po natin na buksan ng ating Diyos ang ating mga mata, makita ang dakilang anian. At tayo po ay manalangin na magkaroon tayo ng maraming mga manggagawa na willing maglingkod sa ating Panginoon, kagaya nating willing. At pangatlo, no, dalangin po natin sa Lord of the Harvest na siya ang mag-prepare sa puso ng mga manggagawang ito. Siya rin ang mag-prepare sa puso ng mga sisyeran natin, aaniin natin.
Mga kapatid, magpalayo po kayo ng ating Panginoon sa araw na ito. Aniin ang dakilang aniyan.